Yun mga ka-Green Mojo, ito, change oil natin si Z250 natin. First change oil niya pala to. Galing dun sa baba yung sa pagkuha natin sa kanya. Bali, ito na yung tinakbo niya. Yun. Naka 500 naman. Dito tayo magbabaklas guys. Yun lang. Para din na tayo magtatanggal ng flarings. Kasi yung sa iba, tatanggal sila ng flarings. So yun lang guys, tiyaga-tiyaga, mahirap siyang baklasin. Yun guys, bali natanggal na natin yung pinakalak niya. Ito siya guys, ito. Tapos meron pa siya dong nakalagay na pinaka-filter. Tanggalin na lang natin mamaya pag na-drain na lahat. Yun, bali guys, sa pag-drain, pag hindi nyo tinatanggal to, dahan-dahan lang, huwag nyo agad huhugutin. Yan. Para hindi to matapon dun yung pinakalangis. Yan. Bali yung sa akin, nahugot ko agad. Kaya yun, tumapon. Punasan na lang natin mamaya. Ito guys. Dapat din guys, may pamunas kayo. Tapos yung pinaka-embudo, huwag nyo kakalimutan. Bali ito guys, pupunasan lang natin siya ng malinis na masahan bago natin ibalik doon pagtapos natin mag-drain. Yun guys, bali napunasan na natin siya, yun, nalinis na natin yung loob. Sure lang natin na malinis siya guys ha. Yan. Tapos ang panglilinis natin guys, yung malinis na basahan, huwag na lang tayong gumamit ng madaming basahan. Siyempre mahirap na, baka dumikit pa sa pinaka filter, yan, pinaka takip, baka yun, lumuob, sumama pa sa loob ng makina yung pinaka buhangin, pinaka dumi. Yan, sure na lang natin na laging malinis na basahan yung panglilinis natin. Yun o, tignan nyo yung pinakalangis niya guys. Naka 500 pa lang yung takbo niya. Ganito nakaitim. Diba? So, dapat talaga i-maintain natin yung pinaka-change pagpapalit ng langis, pag-change oil. Yun. Bali, pag sure naman na kayo natiktikan na siya ng mabuti, yun. Pag wala naman nang tumutulo, yan, punasan nyo rin yung pinakaloob. Tapos tsaka natin ibalik yung pinaka filter, pinaka takip nya. Yun, bali guys, nailagay ko na yung langis. Hindi ko na sa inyo napakita kasi cellphone lang naman din yung gamit natin. Kaya walang hahawak. Hindi ko na napakita kung paano ko siya isinalin guys. Basta kailangan nyo ng embudo para hindi tumapon yung langis. At dapat punasan din natin to guys ha. Siyempre, malinis lang din ulit na basahan. Yan. Yun guys, tapos natin siyang palitan ng langis. Sa loob lang ng 2 oras guys, napalitan ko siya ng langis. Ang ginawa ko kasi guys, is pinatitigan ko siya ng 1 oras. Yun, bago ko siya sinalinan ng bagong langis. Yan. Pero, kung may budget naman kayo guys, dalihin nyo na lang siya sa ano, sa pinaka malapit na motorcycle shop sa inyo para din hindi kayo mahirapan. Yun, sila naman na ang magbabaklas ng fairings nyo. Sila na rin ang magpapalit ng langis ninyo. Yun nga lang guys, medyo kailangan natin ng budget. Ito kasi guys, ano, bibili ka lang ng oil. Yun, ikaw na magpapalit. Oil lang yung gastos mo. Siyempre, ngayon guys, tipid-tipid muna tayo. Yan. Pero kung kayo naman guys, kung may budget kayo, yun, mas okay din na dalhin nyo na lang sa pinakamalapit na motorcycle shop para sila na magpapalit. Yun guys, sige. Salamat sa panonood. Salamat sa pag-like, share, and subscribe sa ating YouTube channel. At yun, patuloy lang tayong gagawa ng mga magandang video guys. Yun. Maraming salamat guys. Thank you.